Hey guys! Happy Monday! It's almost 9 and actually iniisip ko hindi ako magbo-vlog today. That's why medyo late ako nakapag-start. But aside from that, I had to charge yung battery ng camera because low bat na siya. Yung camera ko, it's been with me for 6 years pero pre-loved ko siya nabili. So kumbaga, used na rin siya nung original owner niya for, if I remember correctly, 2 years. So this cam has been in use for 80 years, kaya yung battery niya sobrang dali ng malobat, and I have not bought an extra battery. Kahit nung mga panahong ako'y active mag-YouTube, hindi ako bumili ng extra battery. That's why kapag nalobat siya, I had to stop filming and all of those things. So yun na nga, hindi ako dapat mag-vlog today, but today is April 8th, and today is AL's first month. So, 1 month old na siya. Ang bilis ng panahon. And hindi ako pwedeng hindi mag-vlog because I want to document this day. Actually, hindi namin sinaselebrate masyado yung ganitong mga milestone ng kids. At least for our 3 kids. Except for Ark. I think for Ark, meron kaming parang every time na mag-celebrate siya ng kanyang monthsary. Monthsary, hindi ko alam tawag doon. Basta yung milestone niya per month. I think ang ginagawa lang namin is bibili ng merienda or something just to celebrate it. And I guess that's what we are going to do with AL as well. Pero this time around, what I wanna do na hindi ko nagawa sa aking 3 kids ay yung milestone photo. Yung every month na may picture. Ang ginawa ko kay Ark last time, nung baby pa siya, ay video. So, I took a video of him. And those videos, I compressed it or compiled it in one whole video na pinost ko when he turned 1 year old. And I think I can also do that with AL. Pero, yun nga, something na I didn't do with my 3 kids ay yung milestone photo. Yung tipong 1 month, 2 months, you know that. Alam niyo na yun. So, yun yung isa sa mga bala kong gawin. Now, to be fair ha, kaya ko siya hindi nagawa, especially kay Ain and AB, just because, nung time na yun, 2008-2009, una sa lahat ay hindi pa maganda yung quality ng mga pictures. At saka, wala akong phone na may camera that time. Hindi siya posible during that time. But anyway, yeah. We're going to do that, and I wanna document that in a vlog. So here I am. Here we are. We already had breakfast. Si Art nakapag-gawa na rin siya ng homework niya. Usually ginagawa namin yung homework niya in the morning of Monday para mas matatandaan niya in case meron silang review or something. Now what I'm gonna do is actually bala kong i-check yung isa sa mga toy boxes ni Art. Kasi I really want to organize or reorganize yung kanyang toy area. Okay, so hi guys! So, this is Ark's toy area. Napakita ko na to before sa vlog. But the thing is, ayan, nag-overflow na siya dito. So, this needs to be organized. And actually, yung mga toys dito na hindi naman niya nalalaro. So, dapat, Ark, Baba, we have to start giving away toys, decluttering. Like, itong nandito, hindi niya yan ginagalaw. Like, siguro ilang months na niyan hindi ginagalaw. So, pwede nang i-check ko ano yung nasa loob niyan. Tapos, meron ako din yung makeup vanity kit na ginawa na rin yung laruan. Na meron din yan sa loob na hindi ko rin alam kung ano. So, pwedeng i-check and tingnan kung madi-declutter. Yung mga yan, mga parang kitchen sets, ganun, pwede yan i-reorganize. So, sobrang, tapos ito nga, ayan o, see? Actually, sila Ain and Evie, tinatry nila yan ayusin palagi. And minsan naki-clear up nila yung area na yun, yung sa TV table na yan. But, because nga, marami siya masyadong toys, talagang hindi kinakaya ng storage space. So, nagiging ganyan din siya ka kalat. I'm actually done with the 2 tasks na ilang araw ko na dapat ginawa, pero ngayon ko lang sila nagawa, which is to clean the sink and labhan yung mga nakababad ko ng basahan. So, now what I'm... So, ang naghihintay sa akin ngayon na task ay ito.
And meron pang mga clothes CAL sa labas na ipapasok ko na rin para matiklop na rin. Okay, so tulog na ulit si AL. Ewan ko kung naririnig niyo ako, merong electric fan. Hindi ko pwedeng patayin yung electric fan dahil napakainit ngayon. And ayokong buksan yung aircon muna kasi, you know what, hindi niya gusto yung aircon. Ayaw niya ng lamig ng aircon. Mas nakakatulog siya pag naka-electric fan lang. So, ayan. Anyway, tinatanong ko si Omar at hindi ko siya tinanong. Actually, sinabi ko sa kanya na gusto kong bumili ng donut. Parang naisip ko, yun yung gagawin ko parang prop for mga sa milestone photos niya starting today, this month. Naisip ko kung dadaan kami sa Dunkin or magpapag-grab na lang. Kaso ang mahal kasi ng delivery fee ng Grab, mga 60 pesos. So, kung alin na mas practical yung mag pupunta kami, mag-drive-through kami, bibili. Since medyo malapit lang naman dito yung Dunkin sa village, may malapit naman. Or magpapag-grab na lang. So, hintayin ko pa yung sagot niya. Although, nag-take na ako ng pictures ni AL kanina. Gusto ko kasi sana kuhanan yung picture niya with the donut ng hapon. Pag ganito, mga ganitong kaliwanag pa para medyo mas magandang tingnan. Pag kasi late na or pag gabi na, hindi na maganda yung waiting. Yeah. Okay, so I decided to get one of the many piles of clothes dun sa closet ko. And look what I found. So these are some of Ark's baby clothes. Akala ko na ipamigay or nabenta ko na sila lahat. Obviously not. So itong mga to, for donation na to. Ito rin. Yan. But this one, may mga leggings na parang ganyan. May mga onesies na pwede kong ipasuot kay AL. Like, mga plain. Yeah. And also, ito nga tayo. Bibs. Buti na lang, I didn't buy any. So, wala akong binili for AL ng mga bibs. And, we have quite a number here. Mga nagamit na to ni Ark. So, yung iba dito may mga stain. Pero, pwede naman labahan yan. Yeah. No need to buy. Happy Tuesday. Let me just fix this counter over here. Thank you.
night of AL being fussy. As in, iyak siya ng iyak sa madaling araw. Hindi namin alam kung anong gusto niya. Ayaw niya ng milk. Tapos, nakapikit naman siya, pero iyak lang siya ng iyak. So, third night. This is the third night na nagbiganyan siya. Nag-fussy siya sa madaling araw. Okay, when I say night, I mean madaling araw yun. Detective are coming. We got... Was it you? Who are you again? Detective Ark. Detective Ark. Am I the suspect? Yes. What? I think you are because I almost saw you pull the knife in place. No, you twisted your arm on me like this. Oh, I see. Am I sus? Yes. Can you put this back in there? Mommy, tell me everything while we're doing. I'm just doing my coffee. How am I the suspect if I'm just doing my coffee? Mommy, the next one, okay. The next one, Mommy. Next. The next one, what you did? Nothing. Anyways, I was saying, so this is the third night na si AL ay ganyan. Hindi namin alam kung anong meron. Okay, madilim. Sorry. But then again, as expected, mag-a-adjust pa talaga yung kanyang sleeping schedule. We've experienced this before with In and with Ark. But the thing is, with Ark, by 2 months, na-sleep train na namin siya. So hopefully, the same thing will happen with AL. Kasi, ang hirap na walang tulog. Ako, nakakatulog ako kasi si Omar, bali, ang night shift. Kasi, kailangan ko rin yan to recover. Kasi nga, syempre, I underwent surgery, ganyan. Pero syempre, hindi rin maganda for him na wala siyang tulog. So, may mga kailangan rin naman siyang gawin throughout the day, sa work, dito sa bahay. So, hopefully, ay mag-improve in the coming weeks or in the coming month. It's just how it is with newborns, newborn life. So wakas guys, finally had the time to clear out our always messy kitchen counter. Although hindi pa tapos dahil meron pa mga ganyan. Pero itong area na to, lagi yung nalalagyan ng sobrang daming microwave. Pero hindi ko pala siya napipilian ko ano yung mga dapat itapon. Anyway, there's something that I wanna do that I haven't done yet, which is to go through the pantry. Meron kasi diyang lagayan ng mga medicines na medyo matagal na. Matagal na yung mga gamot na nandun. And I think it's high time that I sort them out. This is our pantry, obviously. A lot of things all over the place. Pero ito, yung mga yan, mga lagayan niya ng medicines. And some of the stuff there, it's been there for years. So, kailangan na siyang i-sort out. Okay, one of the things na pwedeng-pwede nang itapon is this. For some reason, sinisikmura kami pag iniinom namin tong ascorbic acid na to. Di namin alam what's in it, pero yung family namin, buong family, ay nagkakaroon ng tummy ache kapag iniinom namin to. So, we can't control. Here inside, what's in here? Grabe to. 2014 pa na reseta.
So, pwede na yung itapon. Yeah. Expired. This one, hindi siya gamot. I don't know what's in here. Coffee beans. Obviously, expired na to. Tagal na to doon. So, we won't be able to consume this. Pero, I think Omar can still use this as fertilizer. Expired. Busco pan, most probably expired. Carbocysteine, 2021. 2 years ago pa. 2021. Fermil S. 2017. Diet Tabs, 2021. Carbocysteine, 2020. Decolgen, 2019. Dufaston, I think ito pa yung Dufaston ko with AD. So, obviously, expired. Paracetamol, everything. I think everything here expired na. Yeah, 2017. Amoxicillin. Ibuprofen, 2019. Expired. Paracetamol, 2018. 2020. 2017. Termil S. Carbocysteine. Most probably expired. And it's empty. So, everything there is expired. Ito na sila lahat ng medicines. Ayan. Now we throw them. Good morning, guys. It is... What day is today? Wednesday. Martes. No, Miyerkules. Wednesday. So, I've been up since 4 a.m. Actually, hindi naman kailangan kasi gising pa naman si Omar kanina ng 4. Usually kasi gumigising ako mga 5, ganyan. But kanina, since feeling ko naman ako ay nakatulog na ng medyo matagal. Hi, guys. Say good morning. Good morning. There's no cereal. It's for us. So, gumawa siya ng kanyang cereals daw to. I don't know paano siya naging cereal. Mommy. Ayan daw, sa loob daw. And inside, there is a toy. Yeah. You need to find... Wait, there's a scoop. There's a scoop. Pagkagising ko ng 4, medyo okay naman na yung parang feeling ko nakatulog naman ako ng maayos. Tulog ako kasi mga 11, I think. Actually, bago pa mag-11, sobrang antok na ako. Parang hindi ko na madilat yung mata ko, tapos nakakatulog-tulog na ako. Pero kasi si AL, medyo gumigising-gising pa siya. So, mga 11 siguro ako nakatulog ng yung tulog ko na talaga. So, from 11 up to 4, although pagising-gising yun, kasi every time na maririnig ko si AL, umiiyak sa madaling araw, nagigising din ako. Pero by 4 a.m., I felt like kaya ko nang magising, so medyo maaga kong pinalitan si Omar sa shift. Pinatulog ko na siya. Yes, Art? Cereal in only in Alpha Mart. Ibebenta daw niya yung cereal sa Alpha Mart. So, anyway, today, hopefully, magkaroon na tayo ng baby Ariel. Baby Ariel? Do you mean? Hopefully today, magkaroon na tayo ng time, more like motivation to finally organize itong toy section ni Ark. Although yesterday, si Ain, she was able to
clear itong TV table. Matatandaan nyo, yung itsura niyan nung sa last clip is medyo maraming nakalagay. So, medyo na natanggal na niya yung iba. But still, is a chaos over here. So, ayan. Tsaka yung cart niya, pinaayos ko kahapon pero hindi siya mukhang ayos. So, parang kailangan ako ang mag-ayos niyang mga yan because parang hindi naman sila naaayos, no? Why are you following? So, we'll see. We'll see how this day will go. But for now, I have this. Actually, maganda to kasi ano siya yun. Pwede mo siyang, pag di mo ginagamit, ipo-fold mo lang ng ganyan, itabi mo somewhere. Meron akong tatlo nito, yung dalawa nasa kwarto. Tapos ito, nasa kwarto din to before. But now, I think I can use this for my packaging stuff for sa shop. Like yung mga tape, scissors na laging nilalaro ni ng batang makulit. Tsaka, meron pa ako dito pwede ilagay itong mga ribbon. Saan na yun? Where is it? What? Yung mga ganito ko na ginagamit ko rin pang packaging. Ayan, I think pwede siya yun. Para naman medyo hindi siya all over the place. Tapos marami pa akong tape. Marami kong tape. Haha. Ayan. Kasi magastos talaga sa tape pag nagpapack ng books. Kasi pag nagpapack ako ng books namin for the book, talagang sinisigurado ko na well-packed siya with bubble wrap and everything. Kasi syempre books yun. And ayoko na darating siya sa customer na sira na or something or na may damage. Sige. I'm just gonna fix this. Be right back. BRB! Are you whistling? Yes, I don't know how to whistle. Okay guys, tapos na ako magtiklop ng mga damit. And nilagay ko yung mga hanger. Dito kami naglalagay ng hanger sa dalawang mega box na yan. But as you can see, it's no longer working kasi may mga nadagdag na ng mga... Ayan. So obviously, hindi na siya nag-work type of storage. So, wait lang. Anyway, as I was saying, yung ganong klaseng storage for hangers ay hindi na nag-work ngayon since hindi na siya organized. Tignan, and mahirap na siyang kunin every time maglalaba. So, what I'm gonna do is I'm going to look for ways on how to store hangers or baka may idea ako makita. Meron ako naisip actually kasi sa labas, sa may laundry area namin, meron dong sa ibabaw ng sink, merong parang wood na wooden shelf siya actually. Pwede lagyan ng mga soap and everything. Tapos, pwede siyang, naisip ko, pwede siyang kabitan ng parang rope or whatever na pwedeng sabitan ng mga hangers para rin nandun na siya sa laundry area mismo at hindi na mahirap na kukunin-kunin to dito sa loob, sa lalabas and everything. Ngayon, pwedeng ganun yung gawin. So, isa yon sa mga ideas. Yung idea na nasa labas yung hangers kasi iniisip ko baka mag karon ng alikabok. However, since right now, we do our laundry almost every other day, if not every day. So, hindi naman na siguro matitenga ng matagal sa labas na tipong magkakaroon siya ng makapal na alikabok or something. And if ever man na meron, meron naman sink doon mismo sa laundry area where we can rinse the hangers. Since si AL ay hindi makatulog ng dere-derecho, iyak siya ng iyak. So, dito muna ako and ako'y magre-research muna ng ways on how to store hangers. Laki ng problema ko, di ba? Hindi, kasi talagang mahirap. Hassle siya.
Lalo na kung nakita niya naman yung itsura niya, diba? Talagang jumbled na siya doon sa store. Tingnan natin kung ano yung pwedeng magawa. Update ko kayo if ever may maisip ako or may mahanap ako. Okay. Check ko yung breast milk na nasa ref. Kasi for some reason, yung aming ref ay parang nagloloko na naman. Kakapagawa lang namin, pero mukhang hindi successful. Kasi 1 week after siya magawa, nagloko siya. Tapos ngayon, parang hindi na naman siya lumalamig. Yep, nasa freezer to, pero tunaw siya. So, it means, nagloloko na naman. Kailangan na naman namin ipa-check dun sa nag-repair. Buti na lang, merong 3 months na warranty. So, pag nagloloko siya within 3 months, babalikan nila to check. But anyway, itong breast milk, dito galing sa akin. And I'll tell you more about it in a bit. So anyway, yung breast milk na yun, hindi yun galing sa akin. Because unfortunately, with this pregnancy, wala akong breast milk. As in, wala. So, yun ay galing, donation yun from one of our spiritual sisters. And sobrang thankful for the generosity. And na kahit papaano, nakaka-inom ng breast milk si AL. So, kahit hindi galing sa akin, at least there is. Meron siyang naiinom. And yan. Yun nga lang, because of the issue with the ref, imbis na tumagal siya ng ilang days pa sana, ay mukhang kailanganin na makonsume yan within the day. And medyo marami-rami pa naman yun. Mga ilang packets pa yun. I think mga, siguro mga 8 pa. So sana, hindi rin naman siya aabot ng ganun katagal. Since, usually 2 packs na ganun, kasya siya sa isang maliit na bottle na ganito. And isang feeding ni AL yan. Since nga, na-thaw na sila dahil nga nagloloko yung ref, so hindi siya pwede patagalin pa. Mga hanggang tomorrow na lang at most yung pwede siyang i-consume ni AL. But anyway, still thankful because the past, I think, 3 days, tama ba? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, tama. The past 3 days ay nakainom ng breast milk si AL. Although, guys, to be honest, I'm not very keen. Or kumbaga, hindi siya big deal sa akin. Because I am a believer. Or parang para sa akin, fed is best. So, either breast milk yan, formula. Basta maalagaan and ma-nurture mo yung anak mo. Either way, ay para sa akin, okay naman yun. So, with Art, nag-formula feeding lang naman kami. Tapos, with my 2 kids, nag-breast milk lang sila for a month, and then feeding na sila. So, yun. But again, because we were blessed to have that donation, so, hindi naman namin tatanggihan din yan. Siyempre, it's also for AL's health and benefit, diba? Kung makakapag-consume siya ng breast milk. Pero kung matatapos na siya agad, by tomorrow, kung wala nang darating na bagong supply, that's also fine. Formula milk for me is also fine. Again, fed is best. Sleeping over here. And si AL sa baba siya nakatulog kasi simula kaninang tanghali. So, hindi ko na muna siya inakyat kasi darating sila mami. And para hindi ko na siya muna ibaba. Siguro, iakyat ko na lang siya later pag nakita na siya nila mami. So, ayan. Ako ngayon ay mag-aayos ng mga damit na natiklop ko. Start na rin ako mag-sort.
sort of ng sort of ng mga damit na pwede nang i-let go. So far, meron lang akong onti pa lang yung pile ko na nandito na I can already give away. Ito pa lang. Ilang piraso pa lang yung napapag-decidean ko na papamigay. For sure, I still have more that I can give away. Sarap dito, ang lamig. Ang init-init sa baba. So, anyway. Ito ang problema ko, okay? Yan yung mga damit namin. Kaya ayoko rin masyadong maglaba. Or ayoko pang ubusin yung nasa labahan namin. Kasi, ang daming damit masyado, hindi na sila kasya sa cabinet. So, I think ito pwede ko na rin ito ipamigay. I don't know. Pag-isipan ko pa. But ayan. So, ito kay AL yan. Wala na rin ako mapaglagyan. Kasi yung ginagamit kong cabinet niya, which is this one. As you can see, puno na rin siya. Kasi meron ding ibang nakalagay dyan. Mga scarves ko, ganyan. Tapos sa ibaba niyan, may mga damit pa dyan si Ark. Yun. Yan ang ating hahanapan ng gagawa ng paraan. Lagyan natin yung socks ni Ark. Actually, yung iba dito, wait lang. Kay Omer yan eh. Hey everyone, so it's already 7:05. Finally, naayos na namin yung table, TV table sa baba. So kaninang hapon, nag-ayos kami doon ng mga toys ni Ark. Although hindi pa rin 100%, kumbaga hindi pa rin namin na-sort out, nakapag-declutter, hindi pa kami nakapag-declutter sa mga toys ni Ark. But it's a good start na yung TV table ay mukha na ulit siyang TV table. Actually, yun lang naman yung nagawa ko today. So, at least, meron tayong isang parte, kahit isang, as in isang parte lang siya sa bahay na medyo naayos for today. Tapos, yung sa hangers na sinasabi ko rin kanina ay, sabi ko na kay Omer yung idea, so sabi niya i-check niya. Ewan ko kung na-check na niya, pero, ayun, isa pa yun na sana magawa ng paraan maybe tomorrow or basta soon kasi talagang medyo nahihirapan na rin ako dun sa hanger storage namin. Tapos, what else? So far, yun lang naman. Tapos, I don't know, siguro yung mga clothes ni AL, itong mga stuff niya na nandito, isipan ko rin to ng kung paano namin ayusin for the meantime. Since nga, magkakaroon naman siya ng storage dito, which is ngayon drawer, na kung saan ngayon nandoon yung mga damit ni Art. Pero baka matagalan pa. Siguro, abutin pa yan next month or next month.